Binalate na naman tayo ng gising, mga Lodi. Alas 12 na. Yes, mga Lodi, tama po, narinig nyo, late po tayo nagising kanina. At itong bata, mga Lodi, sa sobrang excited, sinisilip niya po tayo kung naglilinis na po tayo ng ating pwesto. Kaya agad akong bumaba, mga Lodi, at natatawa po talaga, sobrang late po natin nagising, no? Eto nga po pala, nililinis ko araw-araw, mga Lodi, sobrang disaster po ng kaganapan dito ngayon. Ang dami pong kalat ng chichirya, mga Lodi, at mga bote po nakakalat. At alam nyo po ba, mga idol, yung konti na lang po yung mga chichirya ang pinamili natin noong nakaraan. Tatlong araw pa lang po nakakalat. Lipas, papakita ko po sa inyong ebidensya, mga idol, ha. Ito po pala yung mga pinagwalisan natin, mga Lodi, at punong-puno na po yung lagayan po natin ng basura. Nagwalis na rin po tayo sa labas, mga Lodi, at nakita nyo naman po na nakaangat na po yung takip ng ating basurahan. Yan po ang naipon nating kalat, mga Lodi, sa loob po ng tatlong araw at sobrang lakas po ng hangin dito ngayon, mga Lodi. Di pa rin po maganda ang panahon dito sa amin sa Davao City at maulan-ulan pa rin po. Ito nga po, mga Lodi, hinahakot ko na po yung pinagwalisan at hinahangin po talaga siya. Hindi po kasi ako gumagamit ng dustpan dito, mga Lodi, yung takip lang po ng basuran. Kaya ito po, naiinis na po ako dito sa lakas po ng hangin. May nawawalis din po pala tayo ng upos na sigarilyo. Kaya po dati ako po pinagbintangan na nagbebenta daw po ako ng sigarilyo dito sa amin. Pero nakakamali po kayo, mga idol. Galing po sa labas na tindahan po yung mga upos na sigarilyo na yan. Hindi po ako nagbebenta, mga Lodi, ng sigarilyo dahil mayroon po tayong dalawang anak na maliliit pa at baka po malanghap po nila ang usok ng sigarilyo. Sa sobrang dami po nating nawalis na mga basura, mga Lodi, umaapaw na po talaga yung mga balat ng chichirya. Eto nga po, pinipress ko na lang po para po magkasya po silang lahat. Pero papalitan ko na po yung garbage bag niyan, mga idol. Mga basura po pala na yan, mga Lodi, hindi lang po yan galing sa akin tindahan. Meron din po sila mga dinadala galing po sa labas ng tindahan. After po natin malinis ang ating computer shop, mga idol, napansin ko po yung aking aso. Pangalan po pala nito ay si Romeo, mga Lodi, at 9 years na po siya. Matanda po siya ng isang taon sa aking computer shop, mga Lodi, dahil mag 8 years na po ang aking computer shop. At napansin ko po mayroon po siyang mga garapata kaya po pala nananamlay. Isa po sa palatandaan ko, mga Lodi, na hindi maganda ang kanyang pakiramdam ay yung kanyang ilong ay nanunuyo po, hindi po mamasa-masa. Kaya agad po kung umalis at bibili po tayo ng pangtanggal po ng garapata ng aking aso. Nagkakagarapata lang po ang aking aso, mga Lodi, kapag nakakalabas po siya ng gate at nahahawa po siya sa ibang aso. Speaking of nahahawa, ayan po, nakita po natin yung aso na lagi po niyang nakakaaway. At ito pong aso na to, ang dami po nitong garapata, mga Lodi. Yang aso na yan ang karibal po talaga ng aso ko dito sa mga chicks. Dito nga po pala ako sa bangkiruhan bumibili ng pangtanggal po ng garapata ng aso. Pero bago po ang lahat, mga Lodi, may utos po sa atin si Mrs. na bili daw po tayo ng prutas para sa mga bata. At may nakita nga po ako dito na mangga. 70 ang kilo. Ilang ah? Park lang tayo. 70 ni? At dito nga, mga Lodi, bumili po tayo ng 2 kilo. Kung marunong lang po kayo pumili ng maganda pong klase ng mangga, mga Lodi, okay lang po yung may itim-itim na yan dahil dyan po yun na nanggagaling sa kanilang mga duga. Paano masabi? At sa tingin ko, hindi naman po siraan loob niyan. Yan po ang dahilan kaya po mababa ang presyo nito, mga Lodi. At bumili rin po tayo ng pongkan dito, mga Lodi, 4 piraso. Sinamahan ko na rin po pala ng watermelon at papaya, mga Lodi. Duha lang ka, ano, papaya. Nakanang hinugnat eh, ah. So tapos na nga po pala tayo mamili dito, mga idol, at punta na po tayo, bili na po tayo ng pangtagal po ng garapata ng aking aso. Dito nga po pala bumibili ng pagkain ng aso at eto nga pong gamit po natin sa pagtanggal po ng garapata, mga idol. Naamayon ka na para sa garapata sa iro. Last one now? Ah, katong... Namo katong puti. Para gasolina o unsa, baho. Ah, kana, mo na akong kipangita. Eto nga po pala yung nilalagay ko, mga Lodi, hinahalo ko po sa 2.5 liters po ng tubig at binabanlaw po natin sa last banlaw po ng ating paligo sa aso. Sobrang effective po nito, mga Lodi, matagal ko na po itong ginagamit sa aking mga aso. After 3 months kapag nakakita na naman po kayo ng garapata, mga Lodi, i-apply nyo lang po uli sa last banlaw ng inyong paligo sa aso. So hanggang dito lang po muna tayo, mga Lodi, maraming salamat po sa lahat mga sumusubaybay, lalong lalo na po sa mga nag-share. Stay safe, mga Lodi, and God bless you all. Peace!